nalula ang MMDA sa dami ng tinigitan nila kanina. Nang dumaan sa harap nila, ang halos 500 riders na walang mga helmet. Nagmo-motorcade sa Commonwealth Avenue ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity para sa kanilang golden anniversary. Alam namin, anniversary nyo, okay, happy anniversary. Pero violation to, wala kayong helmet, nasa main road pa kayo. So yun lang pong ina natin. Tumawag sa akin mismo yung chairman. So lahat ng walang helmet, titigitan lahat ng motor. Pasensya na. Sir, once in a year lang naman. Ngayon lang naman to, sir eh. Anniversary lang namin. Hindi na pakiusapan ng MMDA. Basta po, basta lahat ng darating titigitan ha. Walang lalagpas ha. Kuya, huwag mo naman ako utusan. Hindi po. I just want to be fair. Kaya nga, hanggang meron kaming panikit, uubusin namin. Okay? Yo, kayo pala. Okay. Eh no, tigitan nyo na wala. Mabuhay, kapatid ng tao. Kapatid! Arriba! Arriba! Ubos ang panikit ng MMDA bago pa kasi ang Tau Gamma, marami nang natikitang tricycle na siya naman talagang pakay ng clearing operations kanina. Tricycle ban na pinagbabawal nga dito sa Commonwealth. Yun ang inuuli natin. Sa ngayon po, wala tayong dalang tow truck, kaya tikit ng tikit na lang muna tayo. Pagtalima ito ng MMDA sa utos ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na siguruhin walang tricycles at pedicabs sa mga major road. Sa bigat ng dalay ng trapiko, we can't afford to see these tricycles in major thoroughfares. Dumadagdag ho yan eh. Una, prone sila sa aksidente. Pangalawa, hindi ho talaga sila dapat nandyan. Lampas 200 tricycle at pedicabs ang nahuhuli at nahihila ang MMDA kada 3 buwan. Mark Salazar, GMA News.